Nakita mo na ba to sa feed mo? Malamang, narinig mo na rin ang mga bali-balitang ganito, mga na-scam at nawala ng pera dahil nainganyo silang mag-member at mag-invest ng pera sa kumpanyang hindi naman pala legit. Kadalasan, ganito ang nangyayari sa kanila. Inaalok silang sumali ng kumpanya na may malaking membership o entry fee. Kikita daw sila ng pera kahit hindi magbenta. Basta mag-imbita lang ng bagong miyembro na ganun din ang gagawin sa pangakong may komisyon o porsyento sila mula sa mga bagong recruit na ito. Isa itong tuloy-tuloy na cycle kung saan ang perang nanggagaling sa baba ay pumupunta lamang sa taas. Yan ang tinatawag na pyramiding. Habang tumatagal, hindi lang maliit na pagkalugi ang nagiging epekto nito, kundi malaking kawalan ng pera para sa mga biktima, mapanegosyante, estudyante o OFW, dahil lang sa pangakong dodoble o titriple ang pera nila. Sad, no? Sa umpisa lang pala at hindi pang matagalan. Teka, eh bakit yung kumpare mong inaalok ang mag-member may bagong kotse at yung 20 years mo nang kumare nakapagbundar pa ng parlor? Good question. Hindi kasi lahat ng direct selling company o mga kumpanyang nag-aalok ng produkto sa pamamagitan ng one-on-one selling ay pyramiding. Sa katunayan, karamihan sa kanila lehitimong negosyo na tumutulong sa mga miyembrong kumita sa legit o legal na paraan. E paano mo naman malalaman kung legit ba yan o hindi? Gamit ang tinatawag na 8-point test, maaari nating malaman kung legit direct selling o pyramiding ang ating papasuking negosyo. Suriin at sagutin ang checklist na to para malaman kung legit ba yan. Una, may produkto bang binibenta sa'yo si kumare o kumpare? Ang legit na direct selling sa pagbebenta ng lehitimong produkto kumikita, habang sa pyramiding, kadalasan ay puro sa recruitment fees lang. Ang komisyon ba na kikitain ay mula sa pagbebenta ng produkto at hindi mula sa registration o entry fees ng mga recruit? Kapag ikaw ay kumikita galing sa registration fee ng recruits, maski may kasamang produkto pa ito, pyramiding yan! Dahil sa legit mula sa binentang produkto, galing ang kita! Hindi ba posisyon ang layunin ng pagbebenta ng produkto? Sa pyramiding kasi, pati posisyon pwedeng bilhin. Ang isang tao ay pwedeng magkaroon ng dalawa o higit pa sa 30 slots o multiple distributorship para dumami ang kikitain mula sa mga recruit. Sa direct selling, one-time registration lang at bawal ang maraming posisyon. Wala bang ugnayan ang dami ng recruit sa magiging income? Sa legit, kumikita ka sa benta mo at benta ng grupo mo sa produkto at hindi sa dami ng recruits na nagbayad ng entry fees. Kung sakaling ihinto ang pagre-recruit, kikita pa ba ang mga sumali? Sa legit, kikita ka pa rin dahil tuloy-tuloy ang benta ng produkto. Sa pyramiding, tiyak na babagsak ang negosyo kapag wala ng miyembro na ma-recruit at magbabayad ng entry fees. May proteksyon ba ang sino mang aayaw at gustong maibalik ang ipinuhunan? Sa legit, may mga product return at buyback policy. Sa pyramiding, hindi na maibabalik ang binayad mong registration fee dahil ipinambayad na tong recruitment bonus. Hala! May halaga ba sa merkado o fair market value ang mga produktong binibenta? Bibilhin ba ng consumers ang produkto ayon sa presyo at kalidad nito? Bibilhin ba ng tao ang produkto kahit hindi sila magmiyembro? Sa ibang piramiding kasi, kailangan miyembro ka muna bago makabili. At minsan, ang babayaran mo para maging miyembro mas malaki pa kaysa sa halaga ng produktong ibibigay sa'yo. Kung oo ang sagot sa lahat ng katanungan na yan, legit yan! Kaya huwag matakot mag-deal! At kung hindi naman ang sagot sa maski isang tanong dito, naku, magdalawang isip ka na. Ang Direct Selling Association of the Philippines ang opisyal at legit na organisasyon ng mga direct selling company sa bansa at kasali din sila sa World Federation of Direct Selling Associations base sa Amerika. Para maiwasan at matulungan tayong pag-ibahin ang dalawa, may mga patakaran at batas na tumutulong proteksyonan ang mga mamamayan at negosyante. Magkaakibat ang Department of Trade and Industry o DTI at Direct Selling Association of the Philippines o DSAP sa paniniguradong legit lamang ang mga kadeal mo.
Huwag maging biktima. Suriin ang kumpanya ng maigi gamit ang 8-point test bago mag-invest. Kung tanungin kang open-minded ka ba, balikan mo ng legit ba yan? Para i-check ang mga legit na member companies at karagdagang impormasyon tungkol sa 8-point test, maaaring kontakin o bisitahin ang website ng DSAP sa www.dsap.ph. Para i-report ang mga hindi legit na kumpanya o kumpanyang nagsasagawa ng pyramiding, kontakin ang DTI sa DTI Direct Hotline o mag-email sa consumercare@dti.gov.ph. Tandaan, ang direct selling ay hindi pyramid scam. Isa itong lehitimong paraan ng pagnenegosyo na ginagamit ang person-to-person na pagbebenta ng mga produkto at serbisyo na may mga komisyon, discounts at iba pang benepisyo para sa mga miyembro nito. Ang Direct Selling Association of the Philippines at ang Department of Trade and Industry ay magkaagapay sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa legitimate direct selling. Kung sa tingin ninyo, pyramid scheme ang gamit ng inyong sinalihang kumpanya, ilapit at i-report ito sa Department of Trade and Industry Consumer Hotline 1384. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa legitimate direct selling at ang 8-point test, visit www.dsap.ph o bumisita sa pinakamalapit na DTI Negosyo Center sa inyong lugar.